What's up mga titos and titas? Welcome to Crypto Live United Kingdom! Magandang Thursday morning po sa ating lahat mga titos and titas. Welcome po dito sa ating tambayan. Yung mga team ligaw lang, huwag kalimutang i-click yung subscribe button. Isama nyo na yung all sa notification bell. Ito pong Crypto Live Pilipinas morning show. About cryptocurrency, yes, nangyayari po ito Monday to Friday, 11 a.m. to 12 noon Philippine time, and 3 a.m. to 4 a.m. UK time. Kaya tignan mo yung mata ni dito, talagang puyat kung puyat. pero syempre, naging habit na natin na always present sa tambayan hanggat kaya natin mga titos at titas para makapagbigay aliw. Talagang aliw eh. Sa mga tambay. Ay naka mga titos at titas. No? I guess pagka talagang you are so passionate in what you are doing. Diba? Talagang gigising at gigising ang iyong kalamnan. Kahit na anong oras pa yan. Yan, diba? Katulad ni Tita Rock na crypto OG natin, ha? Sino dito yung sobrang passionate sa crypto, mga titos and titas? Taas ang kamay, ha? Na kapag ka nagigising kayo na madaling araw, eto sign yan, eh. No? Na kayo sobrang passionate, sobrang gustong-gusto nyo yung ginagawa nyo. Pagka bago matulog, sisilipin nyo muna presyo ng Bitcoin. Diba? Pagkagising, sisilipin yung presyo ng Bitcoin. Bago matulog, sisilipin. O, during the day, habang gising, syempre, silip ka ng silip. Tapos yung tulog ka na. No? Pag naalimpungatan ka sa madaling araw, nag-jingle ka lang sa madaling araw. No? Pag ganun mo doon sa yung cellphone mo, minsan nasa ilalim siguro ng una ninyo, no? Sisilipin mo pa rin yung presyo. diba? Eh, yun na isa sign. Sobrang passionate tayo dito sa space na to, no, mga titos at titas. Na. Oy, maganda umaga po sa inyo, Tita Mac. Ayan, ito, sobrang passionate din ito, si Tita Mac dito sa space na to, ha, mga titos at titas. Nakakatuwa, no? Dahil lang sabi nga ni Tito Mac, ay pogi pa rin daw tayo, kahit puyat. magandang araw po sa inyo, ha? Tita Mac, Tito Lance Time, Tito Jonathan Bellio, si Tito Edwin Reyes. Kahit yung mga kababayan natin, ganito pala feeling, ano? Yung mga kababayan natin na nandiyan sa ibang bansa. Marami nanonood ng live dyan sa Middle East, eh. Mga titos at titas. Parang magkalapit ba tayo ng oras? Siguro sa inyo ay mas maaga-aga na ng konti, ano? Pero maraming nakatambay, no? Dito sa atin, ha? At syempre yung mga team replay bombers, no, pag dating galing opisina, nanonood mga titos at titas, no. Yan yung makikita mo na talaga sobrang passionate dito sa space na to dahil there's so much to learn, 'di ba? 24/7 ang galawan, eh. Ang dami nating pwedeng matutunan, and alam natin na kapag hindi na nauna tayo, talagang hindi kapag nauna, nauna na talaga tayo dito sa space na to, 'di ba? Wag lang tayong titigil. We just keep on moving. Yung traction natin, tuloy-tuloy lang, no? Wag me to, eh. wag me dulo nito, wag me. Hindi yung wag ako, ha? Hindi. Ano ibig sabihin ng wag me dito sa crypto? We're all gonna make it. Di ba? We're all gonna make it. Di ba? Wag lang tayong tumigil, mga titos and titas. Yung life-changing learnings and life-changing gain, di ba? Magkaano yan, eh? Magkatabi na yan. Katulad si Tito Jael Abelan, di ba? Nagpapasalamat na kay Cardano, bumobomba, di ba? Si Tito Winmac, eh, gusto nang magsayunachi. anong oras dyan, Tita Eli, sa New Zealand? 4 p.m. O, kita ninyo. Puyat na puyat si Tita Eli, alas 4 ng hapon, nanonood, hindi natulog yung siesta. Di ba? Iba't ibang bansa nanonood sa atin dito sa tambayan. So, ganito pala feeling niya, na masaya pa rin na tayo ay nakakapagbigay ng aliw. Kahit puyat, ha? Ano ba yung Cardano sa Binance? Sabi ni Tito SBP, Ada po, Tito SBP Saikung, ha?
Kaya po kung kayo ay naligaw lang dito sa ating tambayan, isang taon na ho natin ginagawa ito, no? Huwag nyo kong kalimutang i-click yung subscribe button. May nahanap natin 40,000 subscribers, ha, mga titos and titas. Diyan sa tambayan natin sa PSE, maikwento ko lang, ha, bago natin ituloy itong programa. Nag-breakout po tayo sa 40,000 subscribers diyan sa PSE tambayan natin. At dahil doon, mga titos and titas, eh dinamay na natin. Gusto nyo ba idamay ko na kayo? Ha? Damay-damay na to. Ha? Nag-breakout eh. Damay-damay na to. Talagang kala po galit eh. Hindi, sumagot kayo. Gusto nyo ba? Nag-breakout dyan sa PSE eh. Gusto nyo ba madamay? Eh, hindi. Kung gusto nyo lang naman. Kung gusto nyo lang naman, ha? Eh kung ayaw naman eh, okay lang. Ha? Gusto ba madamay ng mga tambay dito? Mga titos at titas? Kasi kung gusto nyo madamay, namimigay tayo ng 40% discount eh. Ayan. Yes daw, sabi ni Tito Jay Santos. Yes daw, gusto madamay. Namimigay tayo 40% discount dun sa titovlogs.tv natin, ha, mga titos at titas. Asa na may happy 20,000 tambays natin dito? Aglit. Ayan, ito po. Ayan, o. Oh. 40,000 tambays tayo sa PSE. 40,000 subscribers all over the globe sa PSE tayo. So, meron tayong ngayon, just for today, hanggang mamayang hating gabi. Hating gabi. Diyan sa Pilipinas, ay makaka-avail po kayo, Tita Mommy Girls Channel and Tita Inday Fair, ha, ng 40% discount sa mga webinars natin sa titovlogs.tv. Yun, di ba? San yan 40% discount? Dito yan. Gamitin nyo yung 40,000 na code dito. Sa TV, may discount sa TV. Yan, tatlong webinars natin, 40% discount po tayo dyan. Ha? Yan, so Tito Winmac. Ay, hanggang mamaya lang po yan. Hanggang mamaya lang kayo pwede humabol. Bukas wala na magtatanong, ha, kung pwede pa po humabol. Gustong-gusto daw ni Tito Mommy Girls Channel yan. No? Ayan na. Sabayan mo sa 100,000 si BTC, Tito. Sabi ni Tito Baby Toy. Eh, tara, gusto nyo ba? Sabayan na natin. Oy, congratulations. So, sino to si Tito Jonathan Bello? Napo mo. Yan. Sinasabi ko sa'yo. Nood ka na nood dito. Sige. Anim na ang pega niya. Hindi ko na-post kagabi. May tatanong pala ako. Hindi ko na-post sa Facebook kahapon eh. Pagka ba yung pega mo ay dito pinanganak sa UK, ano ba magiging citizen nun? Pag dito pinanganak sa UK. Kahapon eh, nagbi-breed pa rin ako eh. Alam mo eh. Ano kaya magiging citizen nun, no? First time natin inabutan tayo ng pagbi-breed eh, dito sa UK. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang breed. Congratulations sa Tito Jonathan Bello. Yan ang mga atapang atao. Di ba? Kahit nalalaglag. Ano ba presyo ng ano ngayon? Parang 30 cents na lang eh. Di ba? Pero tuloy-tuloy eh. Ang mura eh. But of course, a lot of people doesn't want to enter. Why? Because ang mura eh. Baka magmura pa. Di ba? Baka bumaba pa. O kaya baka rag pull. O, diba? O, pero pag umakyat, doon na, pwede pa bang humabol? Yun. Anong code sa webinar? 40,000 po. Type nyo lang yung 40,000 na code. Ha? Si Tito Sheik Erwin. O, Team Puyat din to, dyan sa Dubai. Diba? Tito Sheik Erwin sa UAE. Pasok natin mga balita, ha, mga titos and titas. Yuka ba? Yuka ba ang pag-breed sa UK? Yuka ba? Ayun siya natin ito, Doc Leg. Dogecoin Philippines, hello po sa inyo. Magandang araw. Tito Utol Flip, buenos dias sa inyo. Pasok natin balita sa Cardano. No? Cardano is pumping. Bakit? Ito po ang dahilan. Ano? Finally, Cardano is gaining massive traction as upcoming Hydra upgrade proves to be a game changer for ADA. Ano ba yung Hydra?
The seventh biggest crypto asset by market capitalization with $36 billion valuation. Although impressive, its price is still 70% down from its all-time high of 3.10, which it hits 7 months ago. Si Cardano kasi inaantay, eto eh, no? Ready na? Tama ba ako? Yung sino ba mga adanatics natin dito? Nakakapag-deploy na ba na smart contract? Ako puro upgrade pa rin doon si Tito Charles Hutchinson. But the price of Cardano is really attractive, di ba? Nabanggit naman natin sa inyo yan a few days ago. When it was below $1, it's really attractive. Ngayon si Cardano, may ugali yan, no? Mamaya silipin natin sa chart na after mag-consolidate, pag bumomba, minsan dumidire-diretso, ha? Once na maka-clear ng breakout yan dyan sa area ng... Ngayon sa trendline, breakout sa trendline si Cardano. But we need to break yung 100 moving average. Medyo magtutuloy-tuloy, no? May ganyang ugali yan si Cardano. Coinbase offers 3.4% staking for ADA. Ah, okay. So may... Tapos meron din si Grayscale ba yun? Binabasa pa ako na I think Grayscale... Not sure kung anong malaking ano yan, malaking fund. Gumawa din ng fund po yan si Grayscale yata na yung mga smart contracts except Ethereum, no? So nandoon yata si Cardano, si Solana, si Avalanche, no? So gumawa po sila niyan. Isa din probably yung reason na yon kung bakit umaangat din si Cardano, di ba? Yan ang balitang Cardano. Pumunta tayo, balitang Luna. Luna Foundation Guard has raised $2.2 billion for Terra stablecoin UST's BTC reserves. Ito yung isang dahilan na tinitigna, hindi obvious ito eh. No, nakita sa on-chain data eh. $2.2 billion. Parang nakapag-transfer na po ng 100 something million dollars ang Luna Foundation sa Binance. Okay. USDT, ha? 100 something million USDT ang Luna Foundation nag-transfer po sa Binance. Pambibili ng Bitcoin or binambili na ng Bitcoin. Kaya tumutulak yung presyo ng Bitcoin. So ito yung isang tinitignan nila na dahilan, ha? Itong Luna Foundation. Nagagamitin nila para sa stablecoin nila. Ibabangga yung BTC reserve. Yan. Tama, Grayscale daw sabi ni Tito Winmac, oh, di ba? Galing tayo ng Luna, talon tayo Cardano, Luna. Papunta tayo ng ApeCoin. Puro altcoins 'tong mga balita lately, ha. Kahapon puro bansa, the last few days puro bansa yung mga balita natin. Ngayon puro altcoin. Time Magazine to start accepting subscription payment in ApeCoin, mga titos and titas. Another use case ng isang token for subscription. Ito maganda tong ginawa nitong ano yun, itong Bored Apes eh, no. Parang yung concept nila ng community inclusion, I think that's one of the next big thing din ito, no. Kasi if you remember, kinakwento natin dito sa Tambayan, Bitcoin is about network, no? network effect itong cryptocurrency ng mga titos at titas. So itong ginawa ng Bored Apes, nauna sila doon sa NFT, di ba? Dumami sila ng mga may hawak na NFT, mga titos at titas. Tapos ngayon nagawa ng ApeCoin, ano? Nagkaroon ng value, actually NFT pa lang may value na eh, no? Habang dumadami sila, tapos nag-ApeCoin sila. Nagkaroon ng value yan dahil doon sa network. Continuously, siguro, yung value can be retained dahil doon sa mga use case naman. Okay. Saan mo pwedeng gamitin ngayon itong mga coins na to? Parang ganito daw last year, sabi ni Tito Jaela Bela, no? Bumomba si ADA, tapos si BTC, na-observe lang. Ayun, parang ganito daw. ADA muna, tapos BTC. Ayan. So, from ApeCoin, punta tayo another... Metaverse. Metaverse holiday by a robot that attends to you. A robot is being developed in Italy, can be set
in place of humans. The human connected to the robots and see and feel everything the robot can. The researchers are also applying the tech to avatars in the metaverse. Nako, eh pagka ganito pala, hindi na kailangan pumunta na UK ni Tito para mamasyal. Para mag-holiday. sa metaverse na tayo mag-holiday. And, di ba mga tito at titas, papunta na dyan eh. Papunta na dyan mga tito at titas. Ito laro na to. But, sabi nga ni Tito Ryle, kaututan dila ako dito sa UK noong nakita kami. Sabi niya, we are still early dito sa game na to. No? Anything can possibly be happening. Pero a lot of things are being developed dito sa space, no, mga titos and titas. Kaya nakakatuwa na nasa ngayon pa lang, alam na natin ito, no, mga titos and titas. Diba? Kaya ba yan itong next balita natin? Diba? From Metaverse Holiday, ang daming dinidevelop. Kaya ba itong si Facebook nag-file na ng 8 new crypto trademarks? O diba? The technology conglomerate Meta, worth more than $500 billion, is expanding its crypto. Reports walk. Meta has filed for 8 crypto-related trademarks. A DC trademark lawyer has disclosed on Twitter. The trademark application reportedly concerns such matters as crypto tokens, blockchain software, and virtual currency exchanges, among others. Ayan yung... Actually, si Facebook kasi is Web 2.0. Crypto is Web 3, no, mga titos and titas. Ayaw magpahuli ni Tito Mark Zuckerberg. Yun lang naman yan. Tita Nightgale, yes, via GCash, pwede po tayo. Message lang po ako sa email, tita. Tito Pa Wonders, yes, long time no see. Lalabas na ulit si Bayo. Ang dami magagandang balita. Yung development tuloy-tuloy. Ang nadadala lang po naman dito sa crypto space, kasi sa yung volatility, sobrang taas, di ba? Nung mga swings eh. Pagka walang maayos na portfolio, medyo nakakadala yan. So, totoo lang, no? Halimbawa, masyadong concentrated sa isang token, lalo na small caps na token, no? Madadali kayo, di ba? Along the way, pagka nag-correct, masyado malalim mag-correct yung mga small caps. Eh. But, over time, the course of 2 years na nakatambay tayo dito sa space na to. Tama ba? 2 years na? O magto 2 years, no? Simula nung inaral natin yung mga altcoins, naintindihan natin yung play na... and we accepted the volatility. So, ginagawa natin is meron tayong balanced portfolio. Nasa ano yan? Nasa Patreon natin. We shared that how to create a balanced portfolio, portfolio construction. Yun yung key para hindi na siya shake out sa mga dips nitong Bitcoin and crypto. No? You have to have a balanced portfolio. And secondly, nung nakita natin yung money flow. Diba? Yung money flow game. So, yung money flow game, yan po yung iniikutan ng pera dun sa mga altcoins. Okay? Yung iba small caps na altcoins. So, nung naintindihan mo yung play na yan, medyo yung volatility, you can handle it already. No? Pag meron ka nun, yung balance portfolio plus money flow na combo. Plus tambay. Dagdaga mo pa ng tambay, Tito Pau, and Tutu Utol Flip. Diba? Ayun, diba? Tito Wally! Message mo po ako, Tito Wally, sa titovlog77@gmail.com. Email mo ako, Tito Wals. titovlog77@gmail.com. Kulang pa sa bomba si Ada, sabi ni Tito Pa Wonders. Ayaw pa si Bayaw. Namimiss ko na rin yan si Bayaw eh. Medyo matagal-tagal na rin siyang wala eh, no, mga tito at titas eh. Bale, papasok yan. Tignan natin kung kailan ang pasok ni Bayaw, ah. Wait lang. Asan ba tayo? Ito. Unahin na natin si Cardano muna. Cardano, ito yung sinasabi ko po sa inyo kanina, mga tito at titas. Chart-wise, untog tayo doon sa green line, ha. That's 100 moving average. Pero sabi ko nga, may ugali ito si Cardano.
Ito po yan. Once na mag-continue, tuluyang mag... Ayan, oh. Tuluyang mag-break yung green, no? Pag ito, binuwinas-binas ka dito sa green, mataas din mag-pump ito. Yan, di ba? Pwedeng mag-ganyan. Pero, oh, don't keep your hopes too high. Yan. Di ba? It will take time bago ma-reach yan, eh. Di ba? Ito ay 189% in a span of 43 days. But along the way, may mga ano to ha, may mga ano po ito, may mga dips along the way. So ang pinakamabilis, mga titos and titas, na pwede mangyari kay Cardano, once ma-break yung green line, ito, 150 area ang magiging resistance. Pero that's already a significant gain. Mga 40% na yan from the price today. Tito Tita Zel Enriquez. Diba? 40% na yan eh. So ngayon, kung short-term trader ka, okay, either you take profit somewhere there, 40%, okay, kung short-term trader, di ba? Once na mag-pump po yan, tingnan natin mga indicator. Ah. Marami na syempre, overheating na rin stochastic RSI. Eh. And then, you position, you buy back dun sa correction. Kasi most likely, hindi naman dire-diretso yan eh. Ito po, no? Ito po, no? Hindi naman kasi magtutuloy-tuloy ito. Ito po, ah. Ito siya, oh. Hindi naman tuloy-tuloy eh. May mga dips. Ito po yung dips, oh. May mga dips along the way eh. Ayan po. Bago ma-reach yan, ha? Ah, may pump siya na ilang araw. Dahan-dahan. Tapos may mga dips along the way. Mga titos at titas. Di ba? Yan. Si Bitcoin silipin natin. Baka pwede ko lang i-upgrade, ma'am. Kasi ma'am, yun lang talaga. Yun yung mahirap ko sa akin. Ito po, no? Bitcoin naman is clear na to, eh. No? Tingin ko clear na yung breakout nito dito sa triangle natin, which ang target po itong 45k. Yan ang resistance natin. Yan ang magiging resistance natin. Magkakaalaman tayo dyan once na tamaan yan, mga titos and titas, yung pullback nito. Syempre magpupullback yan, resistance eh. Pero most likely, ako lang ha, kung ako babasa nito, sa weekly mo tignan, most likely, biyak na to. Pang ilang untog na to eh. No? Ang inaabangan natin, Tito Chris Abala, di ba? Ang inaabangan kasi natin dito, mag-close si BTC sa weekly chart niya. A close above EMA. Okay, so dapat Monday, never pa niya ginawa eh, na mag-close above EMA. So dapat Monday po, mag-close tayo above EMA. Probably game na tayo. Itong leg na to yung titignan natin. Diba? Once na umakyat tayo dyan, yun. Diba? Yun po. Yun ang pwede mangyari. Once mag-close tayo above EMA, magpa-pump pa ulit tayo. We can still pump. And, ito pa isa. Tayo, dito tayo nakatingin eh. Kaya hindi na siya shake out eh. No? Pag tinignan mo yung macro, diba? Ito na eh. Oh. Yan. Diba? So, pag nag-break yan, pwedeng ito ang susunod natin. Leg papunta dito. Probably mga parang tansya natin dito mga July eh, no. May pump tayo na makikita na ganyan sa Bitcoin. Syempre susunod din yung mga altcoins. Ngayon, kaya nababanggit natin yung money flow kasi yes, susunod lahat ng alts, pero sino sa dami nila? Alin sa mga alts ang susunod sa dami nila? Ah, di ba? E balikan niyo yung mga previous videos, hanapin niyo doon sa title. Oh, baka makita niyo.
kung alin doon, ha? Si Tito Doc Leng, ayun na, naka-enroll na, 40% discount, ready to learn and very ready to earn. Congratulations, Tito Doc Leng, salamat po. Tito Chris Abala, yung banig niya daw sa 37K at 39K, pwede ko bang i-adjust sa current price niya, Tito? Matagal na. Matagal na daw kasi nakababad. Eh kami nga ni Tita Jaisa, si may 28 pa eh, no? Ang principle natin sa pag-aalkansya lang naman, Tito Chris Abala, is every level. No? Tignan nyo po dun sa alkansya ninyo kung anong level yung wala pa kayong nabili. Okay, ano ibig sabihin nun, no, Tito Chris? Ito, Tito Bubs to, no? Shout out daw kay Bayaw, sabi ni Tito WW, salamat po. COVID 100 pesos, salamat po Tito WW. Ngayon lang daw ulit siya nakatambay. So ganito diskarte yung alkansya every level, no? Tignan niyo po kung let's say nakaabang kayo sa 37, 38, 39, di ba? Nasa na tayo ngayon, 42. Meron na ba kayong nabili sa 40? Meron na ba kayong nabili sa 41? Meron ba kayong nabili sa 42? Kasi kung wala pa, pwede. Diba? Yun lang naman ang sagot dyan eh. Pwede. So para every level ng presyo ng Bitcoin, meron kayong naihulog na sa alkansya nyo. Okay? Yun. Ngayon, kung nakabili na kayo doon sa level na yon, eh gusto mo magdagdag, ang susunod na i-check nyo po, may matitira pa ba pagka ito ay tinalpak ko na? Kasi baka mamaya, wala nang matitira. Pag pinasok mo na sa, let's say, 41 or 40K, pinasok mo na dyan, ubus na pala. Alaus na. 100% all-in ka na pala. Diba? Yun ang medyo, 'di ba? Pag-iisipan mo kung papasok ka ba ng all in, 'di ba? Kasi dito ayaw natin lagi na naka-all in eh. 'Di ba? Mga titos at titas. So yun ang mga pwedeng diskarte ha, Tito Chris ha. Para hindi ka magchichichi. Pero may nagtatanong sa atin sa Patreon ha, yung mga supporters natin diyan sa Patreon, may nagtatanong sa atin. BTC and ETH daw ang binubodega niya long term. Sabi ko, if long term, Bitcoin and Ethereum. Even dito sa UK, may nakita tayo mga Pilipino, si Tito John, no? Nakita natin. Napanood daw tayo kay Katon Ying eh. Namukaan ako eh. Napanood tayo sa interview natin kay Katon Ying. Nagtatanong siya sa atin about crypto. Sabi ko, you'll never go wrong BTC and Ethereum pag long term. Look at it 5-10 years from now. Bitcoin and Ethereum. Diba? Yun ang matibay. Yan dalawa na yan. Kasi nga may track record na yan eh. Yan. And eventually, institutions will be coming to buy, no? Bitcoin and Ethereum. Mabagal nga lang syempre yung akyat niya compared to other alts. Kaya importante, balance yung portfolio. Oy, 198 tayo dito sa tambayan, ha, mga titos and titas. Yung like button, eh kamusta naman? Kamusta naman yung pagbomba natin ng like button, mga titos at titas, ha? Oy, Tito Winmac, 40% discount sa Patreon. Wala, hindi pwede yata maglagay ng discount dyan eh, sa Patreon eh. Pero salamat po sa inyo, ha, mga sumusuporta, mga solid Patreonatics natin. Silipa tayo ng iba mga tokens. Ano pa mga gusto nyo silipin? AXX, $60. SLP, 1.1 PHP. Aba. Ano reason, Tito Jice? Bakit nagpapump si SLP? Mamaya ako isi-share sa inyo yung thoughts ko about ano ha. About, kasi pinag-uusapan natin itong AXX. Pagkatapos nito, I'll share with you my thoughts on Pegasi and yung Viz price. Mga titos and titas. Pumping, AXS. Ang ganda ng support sa 44 area. Hindi tinagos. Respected. Very well respected. Pero may resistance tayo sa 68. Ayan. May resistance sa 68 area. Pwedeng mag-dribble-dribble dyan. Depende sa condition ni Bitcoin. Aha. Si Tita Gina Deliera pala. Yun din, napanood tayo kay Tito Anthony ha sa channel ni Katon Ying ngayon. Salamat po, Tita, at naligaw kayo rito. Si Tita Gina Deliera
Upcoming version 3 daw sa Axie Infinity, no? So, ito lang muna, hanggang dito lang natin tinitignan si AXS as resistance. Si SLP din nagpa-pump. Okay. Continuously may mga naglalaro eh. May mga scholars tayo, ayaw tumigil kakalaro. Na-addict na. Na-addict na dun sa laro eh. Isang ka nga naman makikita, nag-e-enjoy ka na. Eh, sabi nga nila, eh tito, nung araw eh, pumupunta ako sa computer shop, nagbabayad pa ako para maglaro eh. Oh. Eh ngayon sabi, eto nandito lang ako, nakahiga lang ako sa bahay, kahit nasa CR ako, pwede ako maglaro eh. Kumikita kahit konti. Wala na akong ginagastos. Make sense, di ba? May uptrend na po na form si SLP, mga titos at titas. Teka muna, parang meron tayong wave nitong ginawa eh. Hindi ako nagkakamali eh. Tito, anong site po news ng crypto? Trading View po ginagamit ko, Tito. Na, kasi kinukulate na nito yung mga news eh. Si SLP naman sa Elliott Wave. Ito yung dati natin prediction. SLP 95 should hold. If not, balik sa konso sa ibaba. Yun. Bumalik nga. Bumaba pa. Ayun, wave 2 tayo. Wave, ang haba ng wave 2 ni SLP. Okay. Alisin ko na to. Yan, ang haba ng wave 2. Hindi pa rin tapos po, no, yung wave 2 ni SLP. Target ng wave 3, 045 to 016 area. Mabibreak na kaya natin yan? We don't know. No, we don't know. Yan ang hindi pa natin alam. Depende doon sa updates. Depende doon kung may magbubuhos, mga titos at titas. Diba? Kasi nga, ito ay token na nafa-farm. Baka mamaya may magbubuhos ulit pagka pinump ng konti ito. No, mga titos at titas. Kaya depende yan. Hindi mo masabi kung mabibreak ba natin to. Pero ang good lang dito sa SLP chart-wise, okay. Ang maganda lang po dito is meron na, una kanina may nakita na tayo uptrend and hindi na tayo bumababa doon sa previous low niya. Okay, so kahit dito parang na-break na rin natin 'tong downtrend eh. No? Yan oh. Parang na-break na rin natin 'yan. So 'yun lang po ang medyo magandang ginagawa ni SLP. No? Kaya makikita ninyo, ano ba low nito? 0 something. 0085 ang low ni SLP. Itong game na to, tatlong taon na. Tito HL, di ba? Mas competitive daw ang Axie ngayon, halos lahat magagaling na. So mga players na talaga 'yung naglalaro, no. So tatlong taon na, more than 3 years na, no, si Axie. Hanggang ngayon may mga naglalaro pa rin. Hanggang ngayon may value pa rin. Yes, galing sa taas, bumaba, pero hanggang ngayon may value pa rin. So pag kinumpare, nung ina-analyze ko po, no, yung Pegasi na game, and kumbaga binabangga natin dito sa ginawa ng Axie Infinity, mga titos and titas. Sabi ko sobrang baba naman talaga ng Vis ngayon eh, yung price ng Vis ngayon para mga 30 cents na nga lang eh. Yung price ng Vis ngayon. Pero tuloy-tuloy pa rin at may mga naglalaro pa rin. Ako nga hanggang ngayon nagbi-breed pa eh, 'di ba? May nagbi-breed pa rin, may naglalaro pa rin. The devs are still active. So nung kino-compute natin, sabi mo, kung iisipin mo, 'di ba? Tuloy-tuloy pa rin yung game at you can still earn, 'di ba? Hindi na nga lang ganun kalaki kamukha ng mga few months ago, 'di ba? Pero kung tuloy-tuloy naman, 'di ba? Kung tuloy-tuloy naman at hindi mawawala yung game. Mga similar to this, similar to Axie Infinity, 'di ba? Lugi ka pa ba no, bayaw? 'Di ba? Click ka, naglalaro ka lang, nag-e-enjoy ka maglaro, nakikita mo yung kabayo mo. 'Di ba? Tumatakbo. 'Di ba? May mga yung iba nga mga scholars na hindi na, syempre
ano sila, wala na silang puhunan, ika nga, no? Sa paglaro, kundi yung oras nila, kumikita sila, naaaliw sila. Lugi ka pa ba naman nun? Bayaw. Diba? Mga titos and tita. So as long as nandun pa rin, yung meron pa, kaya yung iba still holding and still playing, 'di ba? Bombahin 100k subscribers Tito Vlogs para magbigay ng 100% discount. sige nga. Maganda 'yan, ha, Tito Doc Leg, ha. Maganda 'yang proposal mo, Tito Doc, ha. Tuloy natin 'yan. I-push natin 'yan. Ayan ang SLP Ethereum, silipin natin. Kano ba si Ethereum ngayon? Lagpas 3,000 na ba tayo? Ayun. Ito na po ang pattern na gagayahin ni Ethereum, ha. Ginawan ko na. Para hindi na mahirapan. Dinrowing na ni Tito. Ito na po yung gagayahin niya. Yan, linisin natin. O yun lang po. Yan na. Dito na yan. Tawid na tayo rito. Kay Ethereum, mga titos at titas. Ganun lang naman. Ganun kabilis. Tito, yung Viz po ba? May chance po pumunta tumaas? Depende po, di ba? Kasi nga, napaparm lang yan eh. Ako hindi ko naman natin masyadong... Siyempre, gusto mo tumaas yung presyo. Pero you cannot control eh. Kung tataas yung presyo ng Viz, di ba? As long as yung kabayo ko walang rayuma at tumatakbo, happy na ako doon. Di ba? Happy na. Kung tumaas, bonus. Okay? So, paano diskarte, mga titos and titas? No? Yung mga eto tito tip to. Ilan tayo? 198. Bombahin pa natin yung like. Yung mga naglalaro, no, pwede kayong mag-keep ng konti, a portion of your Viz. You can keep. Okay, huwag niyo ipalit lahat. A portion of it you can keep. Depende na sa inyo. Gusto niyo 50%, 70%, 80%, you keep it. Gusto niyo 20% lang, you keep it. Basta a portion of it you keep. Diba? Every claim, keep mo. Parang inaalkan siya muli. Kasi mababa presyo eh. Diba? Claim mo yung iba. I-keep yung iba. Yung iba gusto mo ipambreed mo. Yung iba gusto mo i-cash out mo. Diba? Basta you have to keep at least a portion of it. Okay? Para just in case kung pumamp nga. Diba? Marami ka na ipon. Okay? Kung hindi man pumamp, nakapag-claim ka na nung iba. Okay, that's how you balance, that's how you manage yung risk eh. Ayaw mo naman natin na i-keep mo 100% kasi hindi mo alam kung bababa pa o tataas pa. Di ba? So you have to manage yung risk by selling some and keeping some. Magkano kabayo ngayon? Kahapon tumitingin ako, $90 na lang eh. 4 or 5 pesos. Isang yoka ba? Tito, whales ka ba? Sabi ni Tito Wendell. Hindi po. Nako. Ano lang po tayo dito eh. Ano tawag doon? Hindi pa nga dilis eh. Siguro, ano lang tayo eh. Dulong. Dulong lang tayo rito eh. Oo, hindi po tayo. Hindi po tayo whale. Maganda daw mag-breed na mag-breed ngayon, sabi ni Tito Chris, kasi mura Viz. Diba? Tama naman din yun. Ayan po si Ethereum. Ba't wala daw nagla-like ng mga taga SLG, oh? kulang yung like. Magkakasunugan daw ng Yoka ba paglabas ng stage on sa Q2? Oh, butete lang tayo, Tito Muy-Muy, eh. Totoo yan. Oh, masyado tayong maliit lang dito. Bagoong. Baka sausawan tayo ng mangga neto, ha? Tito BJD, ha? Hinaka. Sinarapan pa lang, sabi ni Tita Jai, sa smallest piece in the world. Aba, naalala mo pa yung tinuro ng teacher mo, ha? Sa araling panlipunan, ha? Saan pwedeng bumili ng kabayo? Turuan, magturo tayo ha, para doon sa mga gusto. Saan ba tayo papasok? Dito. Play that.
Teka muna. Punta po kayo sa play.pegasi.io. play.pegasi.io. Pwede po kayo pumunta doon, ha. Ayan. Doon po kayo pupunta. ApeCoin, silipin natin. Si Ape. O yung mga Team Replay bombers natin, ha, na bumobomba din ng like. Meron tayo laging timestamps sa ilalim nitong video natin. Talon-talonan nyo po yung mga topics na gusto ninyo, yung mga coins, no? Kung ayaw nyo na makinig ng mga Tito Moves, diretso kayo dun sa mga tokens. Ayun. Diba? Pwede nyo huntalonan yan. Itong si ApeCoin, sabi natin, ayun na, tutuloy eh. Kahapon sinisilip natin. Maganda yung forma ng chart eh. Ayun na, breaking out na tayo nito. Kay ApeCoin. Probably we're going to see another new, or at least retest yung 18 pesos. Kay ApeCoin in the coming days. Tita Rosalie Inson, salamat po. Meron yata tayong ano nito, ah. ApeCoin. Ah, wala. Kala ko na gawang ko ng Elliott Wave. GMT Step In. Ito pa isa. Step In. Ah, ito pala yung may Elliott. Ang tansya ko dito sa Step In, hindi pa natatapos yung Wave 1. Hindi pa natatapos. For me, ha, kung ako babasa, mukhang hindi pa to top ng Wave 1. So, tuloy-tuloy yung pag-akyat. Magaling ang ginawa nito si Step In. GMT pala. GMT. So, ito yung lakad to earn, di ba? Move to earn ng move to earn po ito na token na project, mga tito at titas. Itong GMT. Ang abangan ninyo yung workout to earn ng A-Chain. Mga tito at tita. Yan ang aabangan nyo, workout to earn. Si GMT chart-wise, ako tingin ko hindi pa tapos yung wave 1. But we need to break itong area na to. 82 area, no? Pero yung forma nito mukhang kakayaning i-break, mga tito at titas. And we might see another high. Mukhang hindi pa tapos ang wave 1 ito. Pero ilang percent na inakyat? From March 9 hanggang ngayon, konti lang. Konti lang ang inakyat. 10,000 payat. 10,000% lang eh. Tito Michael Pereya. Masyadong konti ang inakyat, ha. 10,000%. Okay. Umi-step na ito. Para kung gusto niyo yung hindi pa nakaka-step, abangan niyo po yung project ng A-Chain, yung kanilang sabayan. Papakita ko sa inyo, ha. Itong A-Chain, meron silang max rep na dinidevelop, ha. Ito. Itong A-Chain po, yeah, may max rep. Itong max rep, ito yung workout to earn. Yan yung workout to earn. At marami pa, no? Hindi lang isang project to. 8 project sa 10 taon. Hindi 10 taon, 8 taon. So every year may mga ilalabas na project itong A-Chain. Unang-una itong workout to earn. No? Under development ito. Follow them sa Discord channel nila. Nasa description din ng video natin yung Discord ng A-Chain. Makikita ninyo yung mga leaks doon nung development ng app. Ayan. Ito, hindi pa available yung token ito eh. Kaya yan ang magandang abangan. Yung max rep, yung A-Chain na project, mga titos at titas. Wala bang update sa Imperium Empires, Tita Rosalie? Wala akong balita, pero hindi ko nasisilip yung TG nila eh, no? Yung Telegram po nila. Puntahan nyo yung Telegram sa ng Imperium Empires. Alam ko malapit nang ilabas yung game eh. Alam ko malapit na po ilabas yung game nila, ha? Ng Imperium Empires. Matik, silipin natin. Matik, matik, tik, tik.
down untog pa rin ano, downtrend pa rin eh. Untogish pa rin po ito. Needs to break itong trend line na to. Pero yung mga ganitong tingnan natin sa weekly chart. Ayun, kaya pala ganyan yung drawing natin ano. So weekly chart natin din drawing. Pinag-connect-connect natin lahat ng mga bodies ng candle. Matututunan nyo yan sa practical charting. So ito po, pwedeng maging noise to ha. Itong nalaglag na to ng matik. Nalaglag doon sa trend line. Pag na-break niya, pwede tayong bumalik ulit doon sa trend line. Na mga titos at titas. Yan. So paano mag-drawing ng trend line? Okay. Ito, sabi ko sa inyo, sa weekly chart ko yan di-drawing eh. Ginawa ko sa weekly chart. Pinag-connect-connect natin yung mga bodies ng candle. So, para matutunan nyo kung paano dino-drawing yung trend line, para makita mo kung uptrend or downtrend, no, you can go to titovlogs.tv para doon sa mga kaka-tune in lang, Tito Edmar Trizona. Yung kaka-tune in lang, meron ho tayong titovlogs.tv, yung practical charting na lahat ng webinars natin dito for just for today. Na just for today. Dahil 40k subscribers tayo sa TVC, may 40% off, 40% discount po yan mga titos at titas. Ilagay nyo lang yung discount code na 40k. Yan. Pag nag-check out kayo, 40k na discount code. O yun, ganun kasimple lang. Diba? Just for today. Mga titos at titas, para matuto niya na, matuto nung practical charting araw-araw na ginagawa natin dito. VRA, silipin din natin to. Ayan. Ah, nasilip na natin to. Kahapon yata natin nasilip to the other day. O matagal na. W pattern. W pattern si VRA po. Looks like double bottom na to. Tingnan mo pagka sa, tingnan niyo po ang kaibahan ano, pagka sa weekly chart yan ha. Pag sa daily parang nakakatakot na eh. Kakabatutan ka na sa daily, parang pababa lang ng pababa, no? Pero sa weekly chart, no? Double bottom. Gila daw to the moon. Gila. Breakout, no? Breakout to sa downtrend niya. Si Gila, weekly chart po yan. Sa daily chart natin, yun, oh, ilang araw na nga tayo nagte-trade above dun sa breakout line, sa downtrend. Isa, dalawa, tatlong araw na. Tignan ko lang kung saan mahaharang. Ah, hinaharang nitong white line. After that, kita ninyo, no, kung marunong magbasa nung chart, ito, simple lang naman. Yung mga linya po na yan, may ibig sabihin yan, support and resistance na sa practical charting. Pag tinagos natin itong white line, green ang susunod. 30 cents. Ilang percent yan from there to here? Plus minus, ah, not an exact price. 17%. Diba? Hindi malayo. Tito Jay Santos, ayun. Salamat po sa inyo. Mamayang konti, bigay natin yung mga access nung nag-avail ng webinar. 40% off today. Si Koti Pai. Koti Pai is... ano na nga ito, Koti? Cardano to eh. Related to kay Cardano. Ito yata ang, hindi naman, tama ba ako? Ito ba mag-i-issue? Dito ba, dito yata i-issue yung stablecoin ni Cardano? Hindi ko na matandaan. Sa sobrang dami ng project. IEMPP po, ito pataas na. Silipin natin mamaya yung IEMPP. Ito, looks like noise ito. Baka sumunod kay Cardano to ha, kasi sumusunod sa presyo ni Cardano to. Pwedeng noise po yan, mga titos at titas. Wala pa tayong breakout ha, na nangyari. Wala pa po. Hindi pa tayo nagbe-breakout. Pero hopefully, baka sumunod. Pag tinignan mo, parang double bottom din. Ang daming W. Ang daming W pattern. Quantify din, no? Double, daming nag-double bottom. Kasi si Bitcoin, halos ganyan din na itsura ng chart. Tsaka si... ayun! Koti is the PayPal of crypto. Sabi ni Tito WW. Tama.
payments ito eh, si Coty. Galing ni Tito WW. ERN, napakadaming project talaga sa crypto space. So, iba talaga pagka may fina-follow nyo mabuti yung project, di ba? Hindi kayo masyadong mashishake out doon sa mga laglagan. Resistance po ito ni ERN. Hinaharang pa ng konti. So, trying to break pa rin itong resistance. Dating support will be turned into resistance. Nawala na ba yung downtrend natin? Ayun. Nawala na ba tayo sa down? Nakakawala na ba tayo? Malapit na. Yeah, malapit na kumawala. Si ER. Anong project nga ito si ERN? Playturn ba to? O NFT? Malapit na po ito. Pero most likely, syempre, pag nag-breakout kasi si Bitcoin, lahat po ng altcoins magbe-break din doon sa downtrend nila. Kaya, pila-pila lang, ikaka, diba? Si HMB, hindi mo lang alam kung sino sa altcoins ang babanatan. Okay. Pero most likely, at kung kailan sila. Si Chambi Ballet, gumawa din to ng ballet, ha? Tuloy, may naglalaro pa po ba nito si Chambi? Di ba play to earn to? Kamusta po yung game nito? Kamusta po ang game ni Chambi? May support na po yan dito. Pero mahilig siyang gumawa ng ganyan, ha? Ayan, dati support niya, no? Ito rin, no? Yan, ha? Pero nalalaglag siya sa support, no? So, pero kung naglalaro kayo at kinikita nyo lang naman itong Chambi, si CH, di ba? Tama ba? Tuloy kinikita nyo. Okay lang. Basta nag-enjoy kayo sa nilalaro ninyo. This is not for trading. Any token na nafa-farm is not for trading. For me, ah. Better play na lang. Maglaro na lang po kayo. Ay, Tito Ricky Boy, Pontanilla. Magpagaling po kayo, Tito. Kamusta po kayo? Ito po ay wala pang uptrend. Nabiyak ba yung downtrend? Tingnan natin sa weekly. Ayan. Ito po ayan, ayan. Hindi natin ala, wala eh. Hindi da hirap i-drawing ng chart nito. Ni Chambi Bali, no? Ang crucial mga tito and tita sa mga ganitong klaseng chart, yung mga lows nila pag tinatagos, malalaglag ulit. But ultimately yung all-time low, no? Yung all-time low nito. Yan. Tito Albert Alay, magandang araw po. April or May pa release ng gameplay. Ah, wala pang gameplay ito. Pero ang galing ha. Nandito na yung token. Wala pang gameplay. Okay. Akala ko naman may laro na to. So, abangan yan. Tito. Baka may mga... May NFT na ba? Nag-NFT sale ba ito si Chambi Bali? Metis. Ano natin ito? Metis. Kakalist lang, oh. Teka, tignan natin sa iba. Okay, X daw. Tama ba? Metix daw. Doon na lang sa KuCoin. Ito lang natin silipin. Uy! Alas 12 na pala dyan. Last na natin yung IOTX. IOST. Ito po ha, si Metis. Yan ang kailangan i-break. Looks like kayang i-break yan. Natin ang mga indicator. Ah, wala pa. Oh, kasimula pa lang eh. Pero maganda yung forma nun chart. Parang similar to GMT tsaka yung Ape. No? Nasa taas nagko-consolidate. Most likely pag sa taas nagko-consolidate, ito Mr. Fisher, pwedeng i-break ito with the situation of Bitcoin din, no, na may momentum si Bitcoin, pwedeng
mag-breakout din yung mga ganito itsura ng chart. Magkaka-breeding event si Chambi Bali ngayong March to April. Ayun. May NFT staking at may NFT at staking na tito, gameplay na lang ang inaantay ni Chambi Bali. Pwede bang ipa-scholar si Chambi? Mm-hmm. Tito, kailan po ang Q&A ng CHT? Ano na tayo? April na po ang Q&A natin, ha. O, hindi natin makukondak ngayong Sabado dahil wala si Tito sa Pilipinas. April po, we'll announce it yung exact date. Pero most likely baka mga last Saturday ng April. Ayun. Yan na muna. Ano ba? IOST last na. IOST. Kamusta to? Mm-hmm. Linisin natin. Tuloy-tuloy pa rin. Pero mukhang na-break na yung downtrend. Mukhang na-break na po yung downtrend ni IOST. Weekly chart po ito. Sa weekly, kung ako babasa, bullish to. Tingnan nyo yung MACD. About to cross. Yung kanyang stochastics RSI. Uptrend pa rin, no? Tapos breakout dito. So, medyo bullish na to si IOST sa weekly time frame. Although, yung price niya, sa daily mo nang pagtinignan mo sa daily, breakout tayo, pero yung uptrend niya, wala pang, ito, maiksi ito masyado. Masyado maiksi po yan, eh. Pag tinignan mo siya, nagko-konso pa rin. So, kung sakali, sa daily, ang magiging resistance, malapit na rin. Yan, yung white line. Ito. Yung white line. Malapit na rin doon sa resistance niya. Sa daily time frame niya, pwedeng nagdi-dribble-dribble. Okay. Pwedeng ganyan ginagawa sa daily. Pero sa weekly niya, if you, pwede, kung maaantay nyo, pwedeng pa umakyat. Tito Cholo, ayun, it's been a while. Buti nakahabol ka, ha, Tito Chols, ha. Kamusta po kayo, Tito Cholo? At dahil nandito ka na, magpapaalam na si Tito, Tito Cholo. Yan na muna, mga titos at titas, ha. Maraming salamat po sa pagtambay nyo ngayong araw ng Thursday. Magkita-kita ulit tayo bukas. Let's have a short prayer bago tayo mag-iwahiwalay. Dear Lord, salamat po sa araw na to. Salamat po sa 40,000 subscribers na sa aming kabilang tambayan. Salamat po sa for sustaining us. All these years, please continue to guide us dito sa journey na to. Samahan niyo po kami at patibayin niyo yung aming loob. All this we ask in Jesus name. Amen, amen, amen. Mga titos at titas, eh, paparo. Tulog na ulit ako. Kain na kayo, tutulog na ako. Bye, stay safe.